Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitana, at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa banal na pagdiriwang ito, muli nating purihin at pasalamatan ang Panginoong Diyos. At itaas din natin sa misang ito ang lahat ng mga nag-alay ng kanilang pamisa. Ganon din, itaas din natin sa Diyos ang mga personal nating mga kahilingan. Ipanalangin din natin ngayong araw ang lahat ng mga kukuha ng board exam. Nawa sila'y pagkalooban ng Diyos, ng karunungan, ng kabukasan ng isip. Ganon din, nawa ay tulungan sila ng banal na Espiritu Santo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwahing pandigma kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na noo'y naglalakbay na sa pamatubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng paraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot
sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian na matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapapaglibingan sa amin sa Ehipto? Kaya kami dinala ng mga ito para dito mamatay? Inalis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawin anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Panginoon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginoon at tin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon, kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng paraon sa dagat na mga tambo ay magsilusong, ang lahat ng ito ay kasama nilunod, pati sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo po lahat. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di dapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa laing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto sa araw na yaon. Titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa ating pambansang dambana at parokya ng ating mahal na patrong si Santo Padre Pio. Kadalasan, kapag tayo po ay nagdarasal, lagi tayong humihingi ng sign kay Lord, ng tanda. At minsang ako rin po sa aking pananalangin, nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo, ang lagi kong hiniling kay Lord, "Lord, bigyan mo nga ako ng sign kung ako'y tutuloy pa next year, sa susunod na taon, kung ako'y magpapatuloy pa sa aking buhay pagpapari." Lagi akong humihingi ng sign kay Lord. Ngunit, napagtanto ko po, kailangan nga bang humingi pa ako ng sign kay Lord? Kasi naririto na ako. Hindi ba isang sign na yun na ako'y tinatawag ng Diyos? Mga minamahal kong mga kapatid sa ating ebanghelyo, tanda ang siyang hinihingi ng mga pariseyo. Ang sabi, "Guro, pagpakitaan mo nga kami ng tanda mula sa langit." Ngunit may sagot ang Panginoon, "Hindi kayo bibigyan ni anumang palatandaan kasi nga po matigas ang puso ng mga pariseyo at eskriba." Kita naman po nila kung ano yung ginagawa ni Jesus sa mga tao. Nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, ngunit hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay sinugo ng Diyos Ama para sa mga tao, para iligtas sila. Meron po pala talagang mga tao na kahit meron ng mga tanda at kahit na gumagawa na ang Diyos sa kanilang buhay ng mga kabutihan, meron pa rin na nagdududa sa Panginoon. Ito ang karanasan natin bilang mga tao. Sa ating buhay, kahit gumagawa na ang Diyos sa atin ng kababalaghan, ng magagandang bagay, ang tao pa rin minsan nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ho ang naging problema doon sa mga iskriba at pariseyo. Hindi nila matanggap si Jesus. Tayo, bilang mananampalataya, isang malaking hamon po ito sa atin. Sana kahit tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, magtitiwala dapat tayo sa Diyos. Dapat nandun ang pananampalataya natin. Kahit na sa ating pananalangin, akala natin minsan walang nangyayari, pagpatuloy lang po natin yon. Kasi once na tayo'y nagdasal, umupo at kinausap ang Diyos, ibig sabihin, doon na nagsisimula ang ating pananampalataya at doon na nagsisimula din ang gawa ng Diyos sa ating buhay.
Once na tayo naririto, nagdarasal, sumisimba, ito na yung palatandaan ng Diyos na ibinigay sa atin, na merong mangyayari sa ating buhay. Minsan nga lang ang tao mareklamo. Pakinggan niyo po yung unang pagbasa mula sa Exodo. Ginawa na ng Diyos ng mabuti ang mga Israelita, pinalaya sa kamay ng paraon, sa Ehipsyo, sa Egypt. Pinalaya na sila kasi sila'y alipin doon, pinarurusahan. Ngunit ang sabi pa sa Diyos o kay Moises, kami ba'y inalis mo dito para patayin? Maigi pang kami ay naroroon sa kamay ng paraon kasi kami, kahit kami alipin, kami pinakakain. Hindi nila nakita yung mas magandang kaginawahan na ginawa sa kanila ng Diyos. Pinalaya sila ng Diyos. Ang sabi ni Moises, have courage. Maging matatag kayo, manalig kayo sa Diyos. Kasi po ang Diyos, nagbitaw ng salita noong una pa man na ang sabi, ako ang inyong Diyos, kayo ang aking sambayanan. I will be your God and you shall be my people. Hindi po yun basta pangako lamang na walang mangyayari. Kasi yun ay pangako ng Diyos simula noon magpahanggang ngayon. Yun o ang promise ni Lord sa atin. Dapat ang panghawakan lang natin ay yung pananampalataya na mayroon tayo. Dapat ang isang tao hindi nagdududa sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Kung ako'y gagaling, ako'y gagaling. Kung ako'y papasa, ako'y papasa sa exam. Kasi ako'y nagtitiwala sa Diyos. Kung ako ay may problema sa aking buhay ngayon, mental issues, o anuman, anxieties, depression, kaya ko itong malagpasan kasi ako'y may tiwala sa Diyos. Ang ganda po ng sinabi ni St. Thomas, ang sabi niya, ang taong may pananampalataya, hindi na kailangan pagpaliwanagan pa kung ano ang meaning ng pananampalataya. Ngunit, ang isang taong walang pananampalataya, paliwanagan mo man siya ng marami, ipaliwanag mo man sa kanyang kung ano ang pananampalataya, walang mangyayari sa kanya. Tingnan niyo po ang pagkakaiba. Ang taong may faith, ang may pananalig at tiwala sa Diyos, kahit hindi ang bigyan ng sign, yan ay maniniwala at magtitiwala sa Diyos. Ngunit ang taong walang pananampalataya at tiwala, kahit siya ay paliwanagan mo ng tungkol sa pananampalataya, hindi yan makikinig. Hindi yan magtitiwala. Kaya nga, anuman po ang may karanasan natin sa ating buhay, pagtiwalaan pa rin natin ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman po tumitigil ng paggawa ng kabutihan para sa atin. The providence of God is always with us. Ang providensya po ng Diyos ay laging naririyan para sa ating lahat. Tingnan lang po natin kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Simula nung tayo ay ipinanganak hanggang ngayon, kung ano na yung naabot natin, yan ay sa tulong ng Diyos. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay at ang meron tayo sa daigdig na ito, kundi sa probedensya at tulong ng Diyos. Kaya nga, hindi na natin kailangan. Naririto na ang dakilang tanda ng Diyos sa atin na ibinigay. Sino? Si Kristo na nasa banal na Eukaristiya, na sa atin ay patuloy na ibinibigay ang kanyang katawan at dugo bilang pagkain nagbibigay buhay. Jesus Christ is the greatest sign that God the Father gave us. Siyang ibinigay sa atin ng Diyos bilang dakilang tanda na tayong lahat ay iniligtas niya mula sa ating pagkakasala. Kailangan pa ba natin ng sign? Kailangan pa ba natin tanungin ang Diyos kung anong gagawin natin? Hindi na po, kasi alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Ang kailangan lang po natin ay pagtiwalaan siya ng buong puso.
Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubamong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sani ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-ati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami talan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ang mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, atin pong awitin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang labang dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana ka pasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Tiyan-iyan mo kami. Salamat ng masama. Hinihiling namin kami ediya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kaluwalhatian.
nais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong ng makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat pong magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang Main Repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Claygo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basuran sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyari sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiribang ang pamparokyang gawain sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang mga pagdiribang na kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Maaari niyong hawakan ang inyong mga pababasbasan ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobi mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayon at ipayag kanyang pagkalingatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Para sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga rosas sa may gilid ng ating simbahan.